this past week, nagkaroon po tayo ng retrainings ng ating supervisors. And one of the focus of the trainings really was communicating to the public, to the passengers, on reasons kung paano po, kung bakit po sila na-hold, bakit po may mga hindi pinapayagan. And it's really a matter, tama po kayo dyan, it's a matter of communicating and explaining properly to the person kung ano po yung nangyari and ano po yung mga next steps na kinakailangan po nilang gawin para maiwasan po yung mga ganito pong incident. Para lang po ma'am, hindi ma-confuse yung ating mga kababayan na babiyahe, lalo na next week, baka dumami ng husto yan dahil long weekend po yan. Eh baka kakabaka ba yung ating mga OFWs, lalo na dahil dun sa mga lumabas sa social media. Pakipaliwanag nga sa kanila, ma'am, ano ba talaga yung mga documents na dapat kailangan lang ipresenta, dalhin nila sa Bureau of Immigration, baka mamaya magdala pa sila ng graduation picture. Opo. For guidance. Uh-uh. Yeah. Yes, wag po magdadala ng grad pic, wag po magdadala ng yearbook, hindi po ito hinahanap sa Bureau of Immigration. For OFWs po, yes, kailangan lang po yung kanilang passport, yung kanilang visa, and yung kanilang overseas employment certificate po. If they are going na doon sa kanilang country of deployment. For tourists naman po, wala po silang kinakailangan ipag-alala if they are regular tourists. Hindi po sila kailangang mag-worry. All they need to present po is their passport, their round-trip ticket, and their visa kung kinakailangan po. And supporting documents po, depende po on the type of traveler that they are. So ito po ang just to clarify din po, ang nasa secondary inspection lamang ay hindi po lahat ng mga passengers, but only those na nakikita natin na meron pong inconsistency, meron pong maaring misrepresentation during immigration and inspection. And it is just a small number, very small number po. It's 0.6% of all departing passengers. So, napakababa po ng number na to. So, hindi po lahat ng bumabiyahe undergo secondary. Mm-hmm. Okay. Ano na po, since nagsabi na si Ma'am Dana ng mga parang mga paalala ko ano mga dapat dalhin ano at ano dapat paghandaan. Ito ay nag-viral sa TikTok eh. So kailangan natin i-address Ma'am Dana no dahil para malaman kung ano yung magiging action ko bilang pasahero kung hingin sa akin. Kung totoo man nahihingin sa akin. Allowed po ba na silipin yung mga social media accounts ko lalo na ang mga chats ko po kapag hiningi ng IO? Hindi po required yon, hindi po nila kailangang ipakita yon. That is entirely doon po sa passenger if they are willing to po to show it. But ang ating immigration officers po ay may kautusan na hindi po nila pwedeng hawakan, kunin, pwersahin yung any gadget ng ating mga passengers. We have a no-touch policy doon po sa mga bumabiyahe. So they are not allowed to touch any gadget or gamit po sa mga passengers without the passenger's consent. Ano po ma'am ang mga pagbabago na aasahan ng ating mga biyahero at ano ang maipapangako natin sa kanila moving forward? Yes, procedural po ang talagang tinitingnan natin while of course yung ating pagkoconduct ng inspection ng SIS inspection is really necessary following po yung Department of Justice guidelines natin on state departure formalities because of the high instances of trafficking and illegal recruitment sa bansa. Pero sa atin po ang tinitingnan natin that there might be some adjustments on the manner that these are conducted and how it is communicated to the public because we see now that it's very important na yung mga tao po ay alam nila kung anong nangyayari, ano yung mangyayari, ano yung susunod nilang gagawin para maiwasan po yung mga ganitong incidente.